Okay, magandang gabi po mga kapatid. Binabati ko po kayo sa pangalan ng Panginoon. Tagalog muna tayo, no? Kasi wala namang foreigner na nakikinig sa atin. Anyway, actually may mga nakikinig din pala pagka na-record to, but okay na ito muna. Tagalog muna. So, good evening again. Kung meron po kayong Bibliyang hawak, buksan natin sa Ephesians chapter 1 verse 11. Sa simbahan po namin ngayon, ini-encourage ko na sila na bumalik uli sa paper Bible. Yeah. No? So titigil na po kami ng paggamit ng projector sa pag-post ng mga verses. No, siguro ang gamit ng projector na lang sa mga songs, sa mga illustrations, pero sa pagbabasa ng talata, talagang lahat magbubukas ng Biblia nila. So dito po tayo sa Ephesians chapter 1 verse 9. Ang pamagat po ng ating Bible study is Ephesians 1:9. The mystery of his will. Amen po si Pero, no? Sabi dito, having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself. So pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Yung pong paggamit ni Paul ng katagang mystery sa kalooban ng Panginoong Diyos, yan po yung ating babaybayin, no? Ito po ay malawak at pwede nating sabihin na malalim, pero pwede naman nating gawing madaling intindihin, mga kapatid, no? Para hindi siya maging masyadong complicated. Yung salitang mystery of his will, pwede po nating italon sa verse 11 muna bago natin tumbukin yung gustong iparating ni Pablo rito, no. Ito po yung pasimula ng lahat, eh. No? Ang Diyos ay nagkonsulta sa kanyang sarili. Ang sabi dito, in him also we have obtained an inheritance, sa Diyos, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his own will. So walang ibang kinuna ng Diyos ng pahintulot sa kanyang programa sa sangsinukob, sa kaligtasan, sa paglalang, maliban sa kanyang sarili. Dahil wala namang hihigit pa sa Diyos, hindi niya kailangan ng advisor. Kaya nga ang sabi ng Psalm, who hath known the mind of the Lord, ang Diyos, and who hath been his counselor? Wala, kasi God is an omniscient God, an all-knowing God. Ito pong mystery of his will, ang pinaka buod sa pinaka programa ng Diyos, maliban sa majestic display ng kanyang creation, ang pinaka masarap na parte sa programa ng Diyos, no, maliban nga sa creation, actually yung redemption. Doon kasi sa programa ng redemption, talagang nahayag ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Okay? So yun po yung hiwaga ng kalooban ng Diyos na gustong baybayin ni Pablo, na napakalalim para kay Pablo na arukin na itong Diyos na ito ay nagprograma ng pagliligtas para sa tao, na ang lahat ay maisa sa uli, no, sa bagsak na kalagayan tungo sa pagsasauli ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag tinuloy natin ang basa sa verse 10, tinalunan ko yung verse 10, eh, no. Basahin natin uli sa verse 9, ha. Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself. Wala, sa kanya lang, talaga lahat, eh, no? That, ito na. In the dispensation of the fullness of times,
he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. So si Kristo po yung means of reconciliation. Bakit kasama yung reconciliation sa langit? Bakit magkakaroon ng pagre-reconcile ng pagiging one ng heaven and earth? Of course, alam natin ang nangyari, di ba? Nang mahulog ang tao, nagkaroon ng disconnection, nagkaroon ng barrier between the spirit world and the physical world. Hindi naman nagre-require dati ang Diyos ng offering para makapasok ka sa presensya niya. Nang mahulog ang tao, meron ng tinatawag na intermediary, no? Meron ng tinatawag na handog. At doon sa handog, kakatagpuin ng Diyos ang tao. Hindi na pwedeng dumiretso ang tao sa Diyos. No, kailangan maghandog na siya kung kailangan niya at gusto niyang i-approach ang Panginoong Diyos. At doon sila magtatagpo ng Diyos sa altar. Pero bago nahulog ang tao, hindi kailangan gawin ng tao yun. Diretso nakakapasok ang tao sa presensya ng Diyos. So merong paghiwalay ng dalawang realm, ng dalawang mundo. Yo, presensya ng Diyos, yung daigdig ng Espiritu, yung langit, no, na presensya ng Diyos at ang lupa. Kaya nga makita ninyo, dahil naghiwalay ang dalawang yan, ang tao, ayon kay Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15, ay naging earthbound. No? Ang lahat ng kanyang adhikain, ang lahat ng kanyang gusto, ay panlupa. Naging panlupa ang tao. Eh. Lahat ng kanyang nasa ay naging panlupa. Pakinggan po ninyo sa 1 Corinthians 15. Basahin natin unang-una sa verse 45, mga kapatid. Ito po ang naging kalagayan. And so it is written, the first man Adam became a living being. The last man Adam became a life-giving spirit. No? By redemption yan. Pag sinabi mong life-giving spirit, hindi yan yung hininga na hinihinga mo ngayon sa ilong mo. Yung life-giving spirit yan, yan yung quickening power of the Holy Spirit sa pamamagitan ng redemptive work ng Panginoong Jesucristo. Okay? So yun yung pagkakaiba nila, mga kapatid ni Adan. No? However, the spiritual is not first, but the natural, and afterward the spiritual. So ang comparison ni Pablo rito, hindi yung before the fall. Yung comparison dito ni Paul sa dalawang Adam, nahulog na si Adan dito. Kasi si Adan, hindi naman natural man yan bago nahulog. He is a spiritual man. Di ba? Kasi he was created in the image and likeness of God. Di ba? Pero nung nahulog na si Adan, no, nagkaroon na ng paghihiwalay, naging natural man siya kasi now, ang kanyang decision will be based on his five senses. So ang umiiral ng higit, no, kesa doon sa sixth sense na yun ang paraan na makipag-communicate sa Panginoon, eh yung five senses na kaya naging earthbound ang tao, no? At tayo naman yung naging produkto niyan, mga kapatid. Alright? So pag sinabing the first man is natural, yan ay yung kalagayan na ni Adan after the fall. And afterward, the spiritual, ang Panginoong Jesucristo, no? Kasi si Kristo, pinanganak, virgin birth, hindi naman nahulog. So he maintained his status and condition na hindi siya barred, hindi siya access denied sa spirit world except sa isang brief moment nung nakapatong sa kanya yung kasalanan ng tao sa krus ng Kalbaryo, doon niya naramdamang nagsara ang langit sa kanya. Kaya sinabi niya, my God, why hast thou forsaken me? The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. Okay? Ganon din ang comparison dyan. Actually, yung katawan naman ni Cristo, galing din sa lupa yan. Kaya nga, nagugutom yan eh. Namamatay. No? Pero si Cristo, hindi sa subject, controlled ang kanyang five senses. No? Ibig sabihin, ang kanyang five senses is being controlled by a higher sense. Mga kapatid, no? Hindi katulad ni Adan, na ang nagkocontrol sa kanya yung five senses na niya. Right?
So the first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. Actually, mga naniniwalang Diyos si Kristo, eh, gagamitin nila yung word na yan na dati siya galing sa langit, tapos bumaba sa lupa. Ganon ang kanilang interpretation dyan. But that's not the meaning of it, brothers and sisters. No? All right. Dahil parehas naman ang pinanggalingan nila sa Diyos. Iba lang ang paraan, no? Adam was a direct creation. Christ went through 9 months conception, mga kapatid. No, he was born. Si Adam was created. All right. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. Yan tayo. Yan tayo, ha? We are a product of the man of the dust. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. And as we have borne the image of the man of the dust, okay, we shall also bear the image of the heavenly. So yan ang proseso nangyayari sa atin ngayon. No, we are now in the process of being conformed to the image of the heavenly, mga kapatid. So pag binalikan natin yung Ephesians 1:10, yung mystery of his will, na in the dispensation of the fullness of time. No, mga kapatid? Ano ba itong in the dispensation of the fullness of time, mga kapatid? Unang-una, nangyari yan, basahin natin sa Galatians chapter 5. Chapter 4. No? Galatians chapter 4, verse 4. Yung fullness of time. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Okay? Si Pablo, tumitingin siya sa lumang tipan na hindi pwede sa pamamagitan ng handog ng mga hayop magkakaroon ng full reconciliation ang heaven and earth. Kasi temporary lang yun, eh, mga kapatid. Hindi yun ang means na the earth and the heavens will be fully reconciled. No? Kaya itong dispensation of time, yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, which will be the tool and instrumentation na gagamitin ng Panginoong Diyos para ang tao will be fully reconciled back to God. Yan yun, okay? So dito, nasabi, that He might gather together in one in all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. Okay, kaya nga makikita natin, brothers and sisters, pag binasa mo sa Romans chapter 5, basahin natin. Romans chapter 5. Tignan natin ang result ng ginawa ng ating Panginoon. Praise the Lord. Romans chapter 5. Verse 1. Basahin natin. Therefore, having been justified by faith, okay, yan yung ating higher sense, yung sixth sense natin, no? Which was awakened when we heard the word of God. Kaya faith cometh by hearing. We have peace with God. Nawala na yung enmity. You now have peace with God. You are now reconciled back to God. Diba? Through our Lord Jesus Christ. Through whom also we have access. Ayan na. Diba? Meron ka ng access. We have access by faith into the grace, into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Ayan. So, meron ka ng access, brothers and sisters, no, by redemption sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. No? Nakakapasok ka na. Basahin pa natin dito sa ano, sa Ephesians. Dito tayo, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. O sige, basahin natin sa verse 1 kahit na long reading ng konti. And you, no? He made alive who were dead in trespasses and sins. Yan yung ating former life, eh, di ba? Yan yung earthbound situation and condition natin na binanggit ni Paul kanina sa 1 Corinthians 15. In which you once walked according to the course of this world. Eh, governed by five senses na eh, di ba?
According to the prince of the power of the air, you know, under demonic influences. At hindi natin alam noong araw yun, di ba? Akala natin eh, walang spiritual influence. Yan ang hindi rin alam ng mga tao ngayon na nag-inspire sa kanila na gumawa ng mga gawa na pangmundo. No? They don't know that it's another inspiration, not from God. Ang dami po papasok ah. Na-late yung iba. To the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Nakasama tayo noon dyan. Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh. Diba? Lahat tayo. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath. Yan ang kalagayan natin. We are doomed. Diba? We are headed for judgment. Yan ang kalagayan natin. Just as the others. Pero may rejoinder. Ito yung maganda, mga kapatid. Diba? Ito yung magandang rejoinder dyan. But God, who is rich in mercy because of His great love. Kaya nga sabi ko kanina sa introduction natin, ang pinakamatinding at pinakamasarap sa programa ng Diyos, maliban sa majestic display ng kanyang creation, yung redemption. Kasi doon talaga napalabas ng Diyos ang kanyang grace, ang kanyang mercy, ang kanyang lahat, no? Yung kanyang pag-ibig sa tao, na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig niya. We're not worthy of His love, we're not worthy of His grace, we're not worthy of His love, mercy, and yet, God, who is rich, ang sabi ni Paul, in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. For by grace you have been saved. Ito na. Ito na. Ah, tingnan niyo ang elevation natin ah, from earth condition, and then you are translated into a heavenly realm. Ito na oh, sabi dito, and raised us up together. So merong transition, merong pwede kong sabihin na translation, paglipat ng ibang dimension. Ayan. From a worldly dark dimension, nilipat tayo sa na ibang dimension. Dimension of light, dimension of the kingdom of our Lord Jesus Christ. Sabi dito, and raise us up together and make us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Imaginin mo yung, di ba, biglang paradigm shift, di ba? Parang, bang! Nag-iba yung mundo natin, mga kapatid. Di ba? O, kaya, wag kang magtaka. Hindi ka maintindihan ng mga hindi mo katulad. Kasi iba na yung mundo mo eh. Di ba? So, don't be surprised if you're being misunderstood kasi hindi ka na nag-ooperate doon sa dati mong kalagayan. Nag-iniba ka eh, di ba? You were translated, mga kapatid. No? And then, na-reveal sa iyo ang mystery ng kalooban ng Diyos. The mystery of God's will na hindi mo alam. Kaya ginamit ni Paul yung mystery. Kasi pag hindi ka pa niya anak, hindi mo naiintindihan kung ano yung mystery na yan, kung ano yung will ng Diyos na yan. Nakasama ka pala dyan. You are part of the plan of God, and He revealed His mystery to you na meron siyang programa sa iyo before the foundation of the world. Na pinili ka niya, sinama ka niya, nakasulat na yung pangalan mo sa Lamb's Book of Life, mga kapatid. Hallelujah. Yan lang ang naiintindihan natin pag naging believer na tayo. Bakit ba pagka Zoom, ang gaganda ng pinag-uusapan natin? Kakaiba itong pinag-uusapan natin ngayon. Alright. Diba? Buksan natin sa ano, mga kapatid. dito tayo sa ano. Praise the Lord. Basahin natin dito sa Colossians chapter 1. Verse 19. Ito, parehas din ito sa Ephesians eh, pero dagdagan ko lang yung mga ano.
dagdagan ko lang yung mga kaisipan. For it pleased the Father that in Him, in Christ, all the fullness should dwell, yun sa Godhead. Okay? And by Him, eto na, to reconcile all things to Himself. No? To God. By Him. Whether things on earth or things in heaven, and having made peace, ayan na, through the blood of His cross. Ayan, no? Dugtong-dugtong yung mga talata, mga kapatid. No? And you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, pares din yan sa binasa natin kanina, no? We are operating under the prince of the air, di ba? Who were once alienated and enemies in your mind, were enemies of God. Hiwalay ang programa natin sa programa ng Diyos. By wicked works, yet now He has reconciled. So si Kristo ang means of reconciliation, mga kapatid. In the body of His flesh, through death, to ito yung purpose, to present you holy and blameless and above reproach in His sight. Yan ang trabaho ni Kristo, mga kapatid. Ipipresenta tayo sa Diyos ng walang bahid ng kung anuman, di ba? And then, ito na, ibaba na natin sa verse 25. Colossians 1:25, of which I became a minister, sabi ni Paul, according to the stewardship from God which was given to me for you to fulfill the word of God, the mystery which has been hidden from ages and from generation, but now has been revealed to His saints. Wow! Di ba? Wala ka naman, wala naman tayong alam dyan dati eh. Pero binuksan ng Diyos ang kaisipan natin. Mga kapatid, di ba? To them that will to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Ano yung kayamanan ng hiwaga na yan? Ito na. Which is Christ in you, the hope of glory. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng maibalik sa Diyos. Mga kapatid, no, the only access you will have para makapenetrate ka uli sa heavenly realm, para ma-restore ka uli, ma-reconcile ka uli, maibalik ka sa dating kalagayan bago nahulog si Adan, mga kapatid, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Diba? Kaya ang sabi ni Paul, itong hiwaga na ito is only revealed to the church. Yung kayamanan, sabi ni Pablo, ng kaluwalhatian, ng hiwagan para sa mga hintil, walang iba kung hindi si Kristong nasa inyo ang pag-asa ng kaluwalhatian. So hindi lang pala tayo ililigtas, may kaluwalhatian naghihintay para sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Di ba? O ngayon, eto ang payo ni Pablo. Ngayong tayo ay na-translate. At tuloy-tuloy ito, mga kapatid. Now that you have been translated into a different dimension, mga kapatid, iniba ka na. Tingnan ninyo ang advice ngayon ni Paul. Chapter 3, basahin natin. Basahin natin. Colossians chapter 3, ito na. Ito na. Verse 1. If then you were raised with Christ, kung kasama ka na nailipat ni Kristo, kung kasama ka dyan, seek those things which are above. Diba? Kasi nga iba ka na eh. Diba? Hindi na panlupa ang isip mo because you have been translated. Mga kapatid, 'di ba? Hindi ka na iba na, na born again ka na eh. Hindi ka na produkto ng unang Adan. You are now the product of the second Adam. 'Di ba? Yung unang Adan, fallen 'yan eh. 'Di ba? Mm-hmm. Yung born again, kay Kristo 'yan, mga kapatid. So, dito ka na kay Kristo, na ilipat ka na. You are birthed through the second Adam, spiritual birth. And you have been translated from the spiritual darkness, from the realm and dimension of darkness into the kingdom of our Lord Jesus Christ. Ngayon, kung kasama ka sa nailipat doon, born again ka, okay, na-translate ka, nag-iniba ang buhay mo, ang sabi ni Paul,
seek those things which are above. Kaya ako, nagtataka ako sa mga kapatiran na nagagawa nilang mag-absent ng church. I don't understand that. Hindi ko maintindihan yon. Yung bakit sa mga outing, kayang-kaya nila, hindi nila kaya mag-absent pag may mga outing. Pero sa church, kaya nila mag-absent. Hindi ko maintindihan yon. Kaya minsan natatanong ko, talaga bang na-born na ganito mga ito? Ano bang, di ba mga kapatid? No? Kasi pagka ikaw ay talagang binago ng Diyos, pati panlasa mo magbabago yan. Hindi ko naman sinasabing bawal mag-outing, pero alam mong i-prioritize ang sa Diyos. Di ba? Alam mo na siyang bigyan ng importansya kasi nung hindi ka pa believer, hindi siya masyadong mahalaga sa iyo. Pero nung nadala ka na niya sa kanyang karya at naintindihan mo na yung hiwaga ng kanyang kalooban, di ba, alam mo nang i-prioritize ang iyong relasyon sa Panginoong Diyos. Kasi ang pag-asa ng kaluwalhatian ayon kay Pablo, eh kay Kristo. Di ba? Gusto mo bang bumalik sa pagkabulok? Eh, balik ka sa mundo. Kasi mabubulok yan eh. Ayaw mo mabulok? Eh, kay Kristo ka, mga kapatid. Okay? Sabi dito, seek those things which are above, where Christ is. Kung nasaan si Kristo, ang sabi ni Paul, sitting at the right hand of God, set your mind on things above. Wow! Hindi, ito'y payo ni Pablo, not on things on the earth. Why? For you died. Diba? Namatay ka na eh sa dating buhay mo. For you died. And your life, hallelujah, is hidden with Christ. Itinago na ang buhay natin kay Kristo. Identified ka na sa Kanya, mga kapatid. Your life is hidden in Christ, in God. When Christ, who is our life, appear, eto na oh, ang ganda nito. Then you will also appear with Him in glory. Ayan naman, di ba? Yan ang kapalit niyan, mga kapatid. Di ba? Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Wow! I will preach on idolatry one of these days. Ha? Because of these things, dahil sa mga bagay daw na ito, na kinahuhumalingan ng mundo, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourself, sabi ni Pablo, ganyan kayo dati, once walked when you live in them. Mga kapatid, okay? Hallelujah. But now you yourself are to put off all these things. Pinaaalis atin yon: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off, hinubad na natin, the old man with his deeds, and have put on the new man. Oh, yung old man, yan yung identity natin kay Adan, yung unang Adan. Yung new man, yan ang identity natin sa second Adam, mga kapatid. Alright? Hallelujah. And have put on the new man who is renewed in knowledge. Ano klaseng knowledge yan? Biology? Chemistry? Hindi. Spiritual knowledge na noong araw wala naman tayong alam. Diba? Yan yung knowledge ng Diyos na hindi mo makukuha kahit sa university. Kasi it can only be received by divine revelation. So pag naintindihan mo, na-receive mo yung knowledge na yan from above, then you will understand the mystery of God's will. Marirealize mo, wow, ganun pala ako kamahal ng Diyos. Ganun pala niya ako pinapahalagan bago pa ako isinilang. May plano na pala siya sa akin, hindi ko alam yun. Akala ko yung plano ko, yung plano ng magulang ko, yung plano ng gobyerno, yun ang the best. Yung pala, higit doon ang programa ng Diyos sa buhay ko. Hallelujah. Kaya pala, muntik-muntik na ako mamatay, hindi ako mamatay ng Panginoon. Diba? Yung pala, may programa ang Diyos sa buhay ko. Diba? Now you realize that. Pag ikaw ay nasa piling na ng Panginoon, mga kapatid, no? Naging Kristiyano ka na, na-born again ka na, no? Brothers and sisters. Hallelujah. Kaya yan po yun. No, we is renewed in knowledge according to the image of Him. Ha? Kaninong image? Sa image ng second Adam, who created him, mga kapatid. So if you are now being brought to the image of the Son of God, you are also being restored
doon sa image na yon na nawala, mga kapatid, no? Na nawala yung Genesis 1:26, and God created man after his image. So para mabalik yung image na yan, mga kapatid, by redemption, kailangan si Kristong mamatay, no? Para makabalik tayo sa Diyos, ma-reconcile tayo sa Diyos, mga kapatid, di ba? Everything, pati yung pagbabalik ng image na ito, no? From the fallen nature into the heavenly image sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yan po yun, yan ang kagandahan dyan. Ngayon, yung will na yan, anong sabi ni Kristo? Yung will na yan. Umpisahan natin sa Matthew. Matthew. Diba? Matthew chapter 5. Tingnan muna ha. Ito. Chapter 6 pa lang, mga kapatid. Chapter 6, verse 9. Yung Lord's Prayer. Sabi ng Panginoon, Matthew 6, 9. In this manner, therefore, pray, Our Father, in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Your will be done. Ang pamagat ng ating sharing ngayong gabi is the mystery of God's will. Your will be done. Where will His will be done? On earth. As it is in heaven. So merong uniformity. Di ba? Yung will ng Diyos in both realm, in both domain, has to be fulfilled. No? Mapangyari yung kalooban ng Diyos sa lupa at sa langit, mga kapatid. Pero alam natin, sa presenting kalagayan ngayon, walang politiko na gagawa ng kalooban ng Diyos dito sa lupa. Di ba? Sino ngayon ang tutupad ng kalooban ng Diyos dito sa lupa? Na yun din ang kalooban ng Diyos sa langit. Walang iba, hindi ang mundo, kasi the people that are not redeemed, hindi nila alam ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. They don't understand the mystery of God's will. Sino ngayon ang tutupad niyan? Ikaw at ako. Yan. Ikaw at ako ang tutupad ng kalooban ng Diyos dito sa lupa, kaya kailangan alam mo ang hiwaga ng kalooban ng Diyos. You have to know the mystery of God's will. Or else, hindi mo maintindihan yan. Hindi mo magagawa pag hindi mo alam ang kalooban niya. Diba? So, hindi natin pwedeng ma-expect ang politiko, mga negosyante, o sino mang tao na hindi anak ng Diyos na makagagawa ng kalooban ng Diyos dito sa lupa na siya rin kalooban niya sa langit. Walang ibang pwedeng gumawa niyan kung hindi ang mga pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang kalooban, mga kapatid. Okay? So, yan ang pray not, your will be done. So, do you know the will of God? Di ba? Do you know the will of God? Kaya ito ang sabi ni Kristo sa Matthew 7:21. Tignan ninyo. Pinag-usapan natin ang will, ha? Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Only those who do the will of the Father. Eh, sino yan? Diba? Alam mo ba yan kung ano yung will ng Diyos, mga kapatid? Diba? Do you know the will of God sa buhay mo personally? No, mga kapatid, do you know the will of God in your life? No. Anong sabi ni Kristo sa kanyang sarili? We will narrow it down, zero in sa ating Panginoong Hesukristo, which is the very model ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. No, wala namang ibang pinakamatinding model ng pagsunod sa kalooban ng Diyos kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ito po, sa John chapter 4,
Umpisahan nating basahin sa 31. John chapter 4 verse 31. In the meantime, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat, of which you do not know. Matalinghaga talaga ang Panginoong Yesu Kristo, eh, no? Therefore, the disciples said to one another, has anyone brought him anything to eat? So, ang akala nila, yung pagkain tinutukoy ng Panginoon, literal na pagkain. Eto ngayon, sabi niya, Jesus said to them, my food, ang aking pagkain, is to do the will of him who sent me and to finish his work. My God, ang pagkain pala ng Panginoon, gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Mga kapatid, yun ang pagkain niya. Hallelujah. Praise the Lord. Ha? So yun pala ang alam niyo yung pagkain, nagsusustain yan eh, di ba? So ang nagsusustain pala kay Kristo, at saka may pleasure, di ba? Mga kapatid, pag kumain ka ng masarap na pagkain, you feel an amount of satisfaction and pleasure, di ba? Pagka yung gustong-gusto mong pagkain, nakain mo, naku, ang sarap ng pakiramdam mo. Totoo, hindi. Di ba? Amen. Di ba? Oh. Eh si Kristo, kung gagamitin natin yung example, he takes pleasure. He enjoys. There is an amount of satisfaction for him pag siya ay nakakasunod ng kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, you know, hindi tayo pwedeng hihiwalay sa programa ng Diyos. Pag tayo yung buhay natin, inihiwalay mo sa programa ng Diyos, para kang isang nakabangka, ha, na namamangka ka against the tide. Naku, ano mangyari sa'yo? Sagwan ka ng sagwan, pero laban sa current. Ano mangyari sa'yo? Mauubusan ka ng lakas. Diba? Kasi malakas yung current eh. Kaso ikaw, pag ganun ka sa current, ganun yun pagka yung will mo at saka yung will ng Panginoon hindi magtugma. Pero kung you go with the current, ay, diba? Relax ka lang. Diba? Diba? Hindi ka pressured. Kasi, yun nga, nagtataka naman ako mga kapatid, no? Eh kung naniniwala tayo ang Diyos, lumalang ng langit at ng lupa, niligtas ka, eh bakit hindi mo kayang ipagkatiwala yung buhay mo sa Diyos? Kung kaya niya likain lahat ng imposible, buhay mo, hindi niya kayang imaniobra, ibig mo sabihin, mas marunong ka sa Diyos? Ganun ba yun? Eh, minsan ganun yung ugali ng ibang mga tao, di ba? Minsan yung mga nagsisimba din, mga kapatid, na hindi talaga nagpapasakop sa kalooban. Gusto nilang gawin yung sarili nilang kalooban na lagi namang nauuwi sa disgrasya. Di ba? Kaya nga sabi ng kawikaan, there is a way that seemeth right unto a man. Seemeth! Hindi yan accurate. Seemeth. Pag sinabi mong seemeth, assumption yun eh. Yeah. Diba? Guesswork yan, seemeth. Eh. Bakit? Hindi mo naman kasi alam ang bukas. Eh. Diyos lang ang nakakaalam nun. Diba? Mm-hmm. So there is a way that seemeth right unto a man. Akala niya okay yun. But the end of it is destruction. Eh lagi tayong nauuntog kasi ayaw natin magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ano pang sinabi ng Panginoon sa John 12? Diba? Magandang Sunday message to. Mm. Diba? Ito po. Amen. Sakin natin, ha? So John 6:38. Ito po, sabi ng Panginoong Jesucristo, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but would raise it up
at the last day. Diba? So, ang Panginoong Jesucristo, ang ipinagparito daw niya, ang wika, eh gawin ang kalooban ng amang nagsugo sa kanya. Mga kapatid, hallelujah. Pero alam niyo, mga kapatid, no? No? Dito tayo sa Luke. Okay? Puntahan na natin yung agony in the garden. Luke 22. When Jesus was in the garden. Luke 22, we will read in verse 41. And when he was withdrawn from them about a stone's throw, and he knelt down and prayed, saying, Father, if it is your will, and hindi nga yun ang will ng Ama eh, pero sinasabi niya pa, di ba? If it is your will, take this cup away from me. Ano yung cup na yan? The cup of being separated from God. Ang kinakatakot ni Kristo, hindi yung krus ng kamatayan, what he was dreading, yung punto sa buhay niya na mahihiwalay siya sa Diyos. For one brief moment. Bakit? Kasi pag pinasa ni Kristo yung kasalanan natin, magsasara ang heavenly dimension sa kanya. Mararanasan niya yung flaming sword na naranasan ni Eva at Adan, preventing them from the way to the tree of life. Mararanasan ng Panginoon yun. Yun ang hindi alam ni Kristo anong pakiramdam nun. Kasi ipinanganak siyang walang malang kasalanan, nakakapasok siya sa presensya ng Diyos. Tayo, pinanganak tayo may kasalanan, hindi tayo makapasok. It takes redemption para magkaroon ka ng access doon. Si Kristo hindi niya kailangan yun. Kasi wala siyang manang kasalanan eh. So ang kinakatakot niya, ano kaya ang experience, you know, he was dreading what would it be like kapag the door of heaven, the heavenly dimension will shut its door to him, will deny access. Kaya nga diba dun sa krus ng Kalbaryo, anong sinigaw niya? My God, why hast thou forsaken me? Diba? So for one brief moment, nagsara ang daigdig ng Espiritu kay Kristo. Bakit? Kasi pinasa niya yung kasalanan natin. Diba? So, yun ang struggle ng Panginoon. It's not the pain of physical suffering, hindi po yun, mga kapatid. No? So, sabi niya, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, alam mo, dito sa Garden of Eden, a Garden of Gethsemane, dito natapos ang lahat eh. No? Yung krus ng Kalbaryo, resulta yan ng desisyon ng Panginoon dito. Di ba? Nung nagsabi na siyang, but not my will be done, but your will be done. Handa na siya noon. Kahit ano mangyari, he is ready for anything. Kaya yung cross, tanggap niya lahat, rejection, weeping, lahat, ridiculement, yung paghahampas, lahat yun, tinanggap na ng Panginoon. Dito sa desisyon ito. Kaya nga sabi ko, sa garden na hulog ang tao, sa garden din nagpasya ang Panginoong Jesucristo. Dito ang struggle niya eh. Diba? Hindi yung umpisa ng kanyang ministry. Ito yung, dito makikita mo ang struggle ni Kristo whether magpasakop sa kalooban ng Diyos o hindi. Kaya nga, makita mo dito may free will ang Panginoon, may sarili siyang will being a man, diba? Which was not forced by God, talagang voluntary pinasakop ng Diyos. Dito meron ka makikitang two will, two minds. Ang kaisipan ng Diyos, kaisipan ng anak. Kalooban ng Diyos, kalooban ng anak. Pero lahat yun ipinasakop ng Panginoong Jesucristo sa kalooban ng Ama. No, mga kapatid? Kaya sabi niya, nevertheless, not my will, but yours be done. Then an angel appeared to him from heaven, strengthening him. Pinalakas ang Panginoon. Kaya hindi ordinary itong pinagdaanan niya. Hindi niya ito naranasan nung unang
taon ng kanyang ministry, ito lang yung pagkakataon na si Kristo, ang pawis niya, nagbistulang dugo. Ha? Mga kapatid, no? And being in agony, he prayed more earnestly than his sweat became like drops of blood falling down to the ground. Di ba? Pagka ganun na yung extreme pressure yan, na yung pawis mo, tulad na sa dugo eh. Di ba? Mga kapatid, yung pressure sa loob, mental pressure, lahat. Dahil nga, hindi pa alam ng Panginoon ang pakiramdam to be separated from God. He never experienced being separated from God. Unlike you and I. Di ba? We are born separated from God, fall short to the glory of God. Si Kristo hindi niya alam yun. Pero naranasan ng Panginoon yun for one brief moment sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya si Kristo ang example how to submit to God. Ano ang resulta ngayon? Ito, Philippians chapter 2. Mga kapatid, no? Ito ang resulta. Philippians chapter 2. Basahin natin, verse 5. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Kaya yun ang encouragement ni Paul. Itularan natin ang kaisipan ng Panginoon. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Hindi ko muna ipapaliwanag yung God data. Mamaiiba tayo. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. Ha? Kailan niya ipinakita yung obedience niya, ang submission niya, doon sa Getsemani, nung sinabi niya, let your will be done. Tapos na ang istorya. Kaya yung after that, effect na lang yun ng decision ng Panginoon, mga kapatid. No? So yung cross, yun na yung finality ng kanyang decision sa Garden of Getsemani. Even the death of the cross, di ba? Anong resulta ngayon? Therefore, God also has highly exalted him and given him the name above every name. Yan ang result. God highly exalted him and given him a name above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. And that every tongue should confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. Kaya mga kapatid, huwag niyong sabihin na pag nagpasakop tayo sa Diyos at tumikim tayo ng kahit kapiranggot ng suffering ng Panginoon, walang ipapalit na gantimpala ang Diyos sa atin. Hindi po. Hindi naman sadista ang Diyos eh. Di ba? Ang isa example niyan, si Job, pagkatapos niya nagsuffer, di ba? Restored back in double, di ba? Yung dati niyang kalagayan. So, huwag tayo matakot na sundin ang kalooban ng Diyos. Minsan yung mind kasi natin nagdududa pa yan eh. Di ba? We sometimes doubt, we sometimes reason out, we sometimes try to explain and even convince ourselves, di ba? Kinukumbinsi mo pa yung sarili mo, susundin ko ba to o hindi ko susundin, di ba? Wag, no? Si Kristo na, kung siya ang sinusundan natin, kung nakapagtagumpay ang Panginoon, magtatagumpay tayo, mga kapatid, no? Because we have a perfect example. Kaya nga, anong sabi ni Paul? Ito ang ating huling talata bago tayo mag-iwahiwalay ngayong gabi. Sa Hebrews chapter 12, very familiar verse. Verse 2. Diba? Ang sabi nito, looking unto Jesus, hindi looking unto Pastor June, hindi looking to one another, looking unto Jesus. Kasi siya yung example natin eh. Perfect example, ang Panginoong Jesus. Looking unto Jesus, the author, Alpha, and finisher of our faith, Omega, who for the joy that was set before him. Di ba? Kaya nga, nag-transcend na ang Panginoon nung nag-decide siya to follow the will of God, nag-transcend na from suffering into joy ang naramdaman niya, mga kapatid. Di ba? Kaya he is willing to taste everything kasi ang nakikita na niya yung result.
Kaya may joy na, mga kapatid, eh, di ba? Who for the joy that was set before him? Di ba? What inspired Jesus is the effect of his redemptive act na ito will result in the restoration ng mga tatanggap sa programa ng Diyos ng kaligtasan. In his one death, mga kapatid, it will reconcile both things in heaven and things on earth. Who for the joy that was set before him endured the cross. Endured the cross. Despising the shame. Ang lalim niyan, mga kapatid. Despising. How can you despise your trials and tribulation? Pag naintindihan na natin talaga yung programa ng Diyos. Mga kapatid, di ba? Yun yun eh. We despise tribulation. Oh, di ba? We reject it. Di ba? Nayaya mo tayo sa mga yan. Pag hindi mo naintindihan ang programa ng Diyos, parang akala mo sinasaktan ka ng Panginoon. Pero once na naintindihan mo yan, there is joy in everything. Even suffering can bring joy. No? Despite endure the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Di ba? Ang ganda ng resulta ng buhay ng Panginoon. Ang ending ng kanyang buhay po sa kanang luklukan ng Diyos at ngayon ay namamagitan. Hindi na siya magsasuffer pa kailanman. Ang sabi ng Hebrews eh, for it is appointed unto man once to die. Di ba? Si Kristo yun eh. At kasama rin tayo, di ba? It is appointed unto man once to die. And he will never die again. Di ba? After this, the judgment. Kaya pagbalik ng Panginoon, hindi na siya babalik as a suffering Messiah. He will come as a conquering king. Ba? Establishing the kingdom of God here on earth. Eh, ganun din naman tayo, eh, di ba? Kung ano ang naging kalagayan ng Panginoong Jesucristo, magiging ganun din tayo. Kaya yung mundo ngayon, yung buhay natin ngayon, naku, maikli lang ito. Di ba? We're just passing through. Kung tawagin na tayo ng Panginoon, papahingahin na tayo, kung tapos na tayo, di, okay. Diba? Eh, tapos di pagbalik natin dito, we will rule this earth for 1,000 years, mga kapatid, no? Pero kung may mission ka pa, di God will prolong your life, di ba? Yeah. Pero nakita naman natin, papangit na ng papangit ang sitwasyon ng mundo. It's not gonna get better. It's just gonna get worse and worse and worse and worse. The only time na maaayos ito pag dumating na ang Panginoon. So until then, we have to know the mystery of God's will. Diba? Para makita natin na hindi mangyari sa atin, my thought is not your thought, my ways is not your ways. I hope na darating tayo sa punto na the ways of God will be our ways, the thought of God will be our thought, and the will of God will be our will as well. So I hope na nakatulong ito sa inyo, mga kapatid, the mystery of His will na na-reveal sa bride, mga kapatid, at tayo po nakaintindi tayo sa hiwa ng kalooban ng Diyos na si Kristo ang daan na tayo ay maisauli sa Panginoon at maintindihan natin sa personal nating buhay ang kalooban ng Diyos sa ating lahat. Magpalaya po kayo ng Panginoon. Salamat Thank po sa you, inyo. Hallelujah. At, sana Pastor, po ay kinalakas. Sige. Isa lang. So, ibig sabihin, doon sa garden, nag-umpisa na humiwalay ang Father kay Jesus Christ? Hindi. Never na humiwalay. Ibig sabihin, yung pinabayaan siya, yung... Hindi. Sa krus. So, it's in the krus lang. In the krus. Kasi so doon siya sumigaw ng, my God, why hast thou forsaken me? Hindi kaya niya ginawa yun dahil sa... He really felt the pain. Hindi. Ang pain, sister, is not the physical eh. Ang pain doon sa separation. Aha, so doon niya when he died. Oo. Kasi God judged him. Pag binasa mo yung Isaiah 53, Yeah. Binaba sa kanya ang judgment ng Diyos eh. He was judged by God. Diba? Because of the iniquity of us all. Ano yung judgment na yun? Hindi naman yun... Ang judgment na yun, kung ano yung judgment kay Adam and Eve na they were separated from God, di ba? Mm-hmm. Yung sabi ng Panginoon na the day you
take this fruit, you shall die. Diba? Yeah. Yung die doon is separation yun eh. Diba? Yeah. So Christ tasted that. Yung judgment ng Panginoon. He was judged by God because of us. Not because he committed the sin. Diba? So he was judged by God. So yung decision ni Cristo to die, yung decision ni Cristo to die was decided nung nasa Garden of Gethsemane siya. Okay. Thank Ganun you. Pastor, permission for today. Yan yung seven kinds of judgment to his son. Oh, yung judgment ng Diyos kay Christ. Seven kinds of judgment sa judgment to his son. Oh, actually, pag binasa mo yung Isaiah 53, basahin ko lang ha. Yeah. Basahin ko yung Isaiah 53 ha, para makita ninyo yung scope ng suffering Messiah. Buksan ninyo sa Bible ninyo. Isaiah 53. Pakipatay lang yung ano mo, Brother Ronnie, baka maingay. Alright, dito sa ano, verse 4. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. And by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. And we have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Okay? Of course, hindi ko naman sinasabing hindi naramdaman ni Kristo yung pain physically. Hindi naman siya bato para hindi niya maramdaman yun, di ba? Oh. Yet he was oppressed. He was afflicted. Yet he opened at his mouth. He was led as a lamb to the slaughter. And as a sheep before his shearer is silent. So he opened not his mouth. He was taken from prison and judgment. And who will declare his generation? He was cut off from the land of the living for the transgression of my people. He was stricken, and they made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He was put him to grief. When you make his soul an offering for sin. Wow! Yung kanyang kaluluwa. Diba? Yeah. Oh. Ha? Yeah. Kasi nga natikman niya 'yun eh. 'Di ba? Natikman yeah. niya yung kalagayan na 'yon ng tao eh. All right. An offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. 'Di ba? He shall see the labor of his soul and be satisfied. Kasi nga yung redemption, yun ang fruit ng kanyang labor eh. By his knowledge, my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquity. Therefore, I will divide him a portion with the great, and shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul upon death. Yeah. And he was numbered with the transgressor. He was numbered with the transgressor. Na-identify ang Panginoon sa atin. Why? When he carried our sin. And he bore the sin of many, and made intercession for the transgression. Eh, pagka pinasan mo yung kasalanan ng tao, mahihiwalay ka talaga sa Diyos. Di ba? Mm-hmm. Oh, yun. Naranasan niya yung naranasan nung unang mga magulang natin. At hindi niya alam ang pakiramdam na yun kung ano, kasi he was not born outside the heavenly dimension eh. Kasi hindi naman siya pinanganak na walang kasalanan, di ba? Romans 3:23, for all have sinned, fall short. Yan ang result, di ba? Eh si Kristo hindi pwedeng i-apply sa kanya yung Romans 3:23. Na-apply yung Romans 3:23 kay Kristo tuon na sa Kalbaryo. Di ba? For all have sinned and fall short. Naramdaman niya ma-fall short sa glory ng Diyos. Di ba? Yeah, for one brief moment. Di ba? Kasi nga, sin. Because of the sin. Kailangan maging reality yun eh. Kailangan maging makatotohanan yun na maramdaman niya how it feels to be separated from God, or else palabas lahat yan. Di ba? Oh. Yeah. Di ba? So naramdaman niya talaga kung ano yung feeling ni ang Diyos eh
putulin ang access ni Eva at Adan sa tao. 'Di ba? Aaputulin ng Diyos ang access ni Eva at Adan sa langit. 'Di ba? At ngayon, alam na rin ng Panginoon, 'di ba, kung ano 'yung nararamdaman ng tao na wala sa Diyos, 'di ba? Na walang access sa Diyos. 'Di ba? So, ganun po 'yung sitwasyon diyan. Eh, 'yung mga taong hindi nakakaintindi ng Biblia, hindi nila alam ang pakiramdam ng mahiwalay sa Diyos. 'Di ba? Yeah. Tayo naman naliwanagan lang tayo ng gravity, how depraved we are nang malaman natin yung salita ng Diyos. Ganun pala tayo ka, ganun pala kadilim ang ating kalagayan. Di ba? We did not realize that. Kasi ang alam natin, disco-disco, inom-inom, masaya akala natin. Pero deep within our heart, deep within our soul, merong longing talaga, may missing eh. Di ba? Hindi ka talaga totoong masaya eh. Nagkukunyari ka lang masaya, di ba? Pero hindi eh. Kasi may hinahanap yung kaluluwa mo, napapagod siya eh. Diba? Ayun, nung ma-realize natin yung kalooban ng Diyos, the mystery of His will na reveal sa atin, ayun, intindihan. Hindi niya alam yun, mga kapatid. Kaya, yun ang he was dreading. Ano kaya ang pakiramdam ng mahiwalay sa Diyos? Because I believe, alam ni Kristo yung Garden of Eden, na the angel holding the flaming sword, di ba? Yeah. Barred Adam and Eve to partake the tree of life. Alam ni Kristo yun, mga kapatid. Di ba? Na binabasa nila yan sa kanilang Torah, di ba? Alam niya kung ano yung nangyari sa kila Adam and Eve. And then, all of a sudden, mararanasan niya in one brief moment sa buhay niya. Di ba? Kasi papasanin na niya yung kasalanan ng tao. Pero ang kagandahan nga nun, di ba? He followed the will. Why do you think ang Panginoon eh was sweating blood? Diba? I know, yeah. Yeah. 'Di ba alam niya kasi parang ano kaya? Ano kaya itong 'di ba? Kaya sumigaw siya eh. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? 'Di ba? Kahit ang Diyos, alam mo pag tinitignan ko, kahit ang Diyos for one brief moment, ito ang maganda diyan, ha. Sinikil niya yung anak niya. Wow. Grabe, no? Sinikil niya yung anak niya. Lahat pinakikinggan niya, eh, di ba? Walang hihilingin si Kristo na hindi niya pakikinggan. Pero sa punto na yon, kahit ang Diyos, sinara niya yung pakinig niya, sinara niya yung mata niya. Dahil kailangang masatisfy, my God, grabe to. Ang righteousness ng Panginoon Diyos. Kailangan yung required na propitiation, no, na bayad para ang tao maibalik sa kanya, eh kailangan gawin ng kanyang anak. Grabe yan, mga kapatid. Isipin mo, tiniis ng Diyos yung kanyang anak mismo para sa iyo, para sa akin, for one brief moment. Diba? So grabe yan. Pagka dinais mo yan, mahihiya ka sa sarili. Mahihiya tayo. Parang, worthy ba ako dyan? Diba? Parang, ano ba ako para, di ba, silang mag-ama, eh, magpapakasakit sa atin, eh. Hindi naman tayo karapat-dapat sa pag-ibig nilang dalawa, di ba? Yeah. Tapos, ang damot-damot natin sa paglilingkod sa Diyos. Ilang oras lang hindi natin maibigay sa Panginoon. Eh, minsan, hindi ko maintindihan yan, yung ganyang ugali ng ibang nagsasabing, sabi niya, hindi naman lang ang pagpunta sa church ang paglilingkod eh. Diba? Eh kung kaya mo naman, bakit mo naman ipinagkakait? Tapos, praise the Lord ka ng praise the Lord, puro ka hingi ng hingi sa Panginoon. Post ka pa ng post, salamat, bilis ako ng Diyos. Eh, hindi naman niya kailangan yun eh. Maglingkod ka sa Kanya. Pumunta ka sa bahay niya. Diba? Eh, may utos yan eh. Huwag niyong kalimutan ng pagkakatipon. Hindi yan pakiusap. Diba? It's a command. Huwag niyong kalimutan ng pagkakatipon ng sabi ni Apostol Pablo. Kasi doon, yun ang lugar na pwede mo siya talagang purihin na may kalayaan. Diba? Yeah. Yun po ang ano, dapat ma-realize nating pare-parehas na diba? Hiram lang naman lahat sa Diyos yan. Ano ba lang? Diyos ko naman. Ano bang pwede nating ipagmalaki sa Panginoon? Wala naman. Eh, buhay mo nga, eh, hindi nga iyo. Diba? Yeah, you know, yun po yung dapat ma-realize ng marami.
He took it so serious, ha? Kasi, bakit siya pinawisan ng dugo? Hindi word that took it serious. Hindi yun ang word. The word is naintindihan ng Panginoon. The gravity of being separated from God. Diba? Yun yung mind ng Panginoon. Yung gravity ng how it is to be separated from God. Diba? So, parang he was wearing our shoes at that moment. Ganun yun. Ganun katindi yun. Ganun din kaya, Pastor, naramdaman ni Abraham nung ipinao-offer sa kanya si Isaac. The oldest son. Hindi naman tinuloy eh. Hindi nga natuloy, pero siguro nasa ako ni rin. Oh, may struggle din. May struggle din. Oo yeah. Naman, may struggle din. Kasi, yeah, para masunod ang gusto ng Panginoon. Oh. Ano yun eh? A spiritual type yun eh. Si Abraham is standing in the shoes of God. Diba? Yeah. Tapos si Isaac naman, i-portrayal ng ating Panginoon. Obedient son. Hindi naman siya lumaban sa tatay niya. Diba? So, may struggle din. Pero mas matindi itong struggle ng Panginoon kasi natuloy. Talagang may ano eh, may finale. Meron talagang pait, sakit, physically and above all, spiritually. To be detached and separated from the Almighty God. For one brief moment. Ganun yan. Mm-hmm. Kasi hindi pwedeng hindi danasin ng Panginoon yun kung totoo kang tagapagligtas. Kailangan daanan mo yun. Diba? So hindi yan drama. Hindi yan pelikula na, oh, script, hindi. Totoo yun. Diba? Hindi yan drama-drama lang. Kaya hindi pwede maging Diyos eh. Kasi kung Diyos eh, hindi naman namamatay ang Diyos. Di drama lang yun. Diba? Amen. God can never die. It's a fallacy. Amen. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Hindi pwede. Kaya nga yung word, nagkatawang tao, di hindi totoo. Yun nga eh. Pag sinabi mo, alimbawa, ako nagkatawang pulubi, hindi naman ako totoong pulubi. Nagkatawang pulubi lang ako. Eh di, mali. Di ba? Mali yung... Kaya yung word nila, nagkatawang tao, eh di hindi totoo. Ang Diyos nagkatawang tao, yeah. Yung word lang na yun na nagkatawang, di hindi totoo. Kasi hindi naman yun ang talagang kalagayan niya. O di ba? Pagka sinabi mo nagkatawang tao, hindi yun ang original mo na kanalgayan. O, di ba? Ang tanong, kung nagkatawang tao siya, bumalik ba sa pagiging Diyos? Hindi naman yun. Yeah. Di ba? Mali talaga eh. Yung iba tanggap ng tanggap lang. Hindi ina-analyze yung mga terminology nila. Di ba? Mm. Yeah. Ganun lang yan, di ba, mga kapatid? So simple as that. Kaya dalangin ko sa Panginoon na itong munting Bible study natin eh, nagpukaw ng maraming kaisipan at lalo nawa nating mahalin ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang fellowship natin silang dalawa eh. Yeah. Our fellowship is with the Father and with the Son through the Holy Spirit. Yeah. Ganun po yun. So, amen! Amen. Thank you, hallelujah. Puri ng Diyos. Puri ng Diyos. God bless you sa lahat. Maraming po kayo ng Panginoon. Salamat po. Good night. Good night. Good night, everyone. Thank you, Pastor John. Salamat. Everybody. Thank you. God bless po lang. Galing ka, Sister Aida. Wala tayong, wala sa Sunday. Wala. Eh, nasa ifugaw ako eh. Okay. Pagaling ka, sabi pagaling ka. Pagaling naman palakbay. Pauwi na. Palakbay na kami. Ah, saan? Saan? Sa New South Wales, Pastor. Uwi na kami. Okay. O, ingat ha. Ingat sa pag-uwi. Ingat sa pag-uwi. Salamat, Pastor. Okay, God bless. Bye-bye. God bless everyone. God bless. God bless.